flowers and the rain. I see you between the lines of a sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you. Jomar M. Santos. 14 po. 14 years old. Ako po ay nag-isang basurero lang po. Na hindi po alam kung saan totoo. Pag uwian po, saka po ako ng lakalagana po ako ng baon ko. Yun na po ako maasa sa magulang ko. Bakit? Pagka umasa po ako, dagdag permission lang po ako eh. Malaki na po ako. Kailangan na po ako maghanap buhay. Gustong po makatulong sa magulang ko. Pati po sa lolo at lola ko. Sa nag-alaga po sa akin. Maraming salamat po sa kanila. Isa lang po bahay na maliit po. Minsan po nagtatrabaho po yung lolo ko para maibigay po sa amin. Because of the painting, namulat yung mga ibang tao na tukuyan kung ano yung pinaka magandang klase na pagtulong. Hindi yung pagtulong na dole out lang, kundi yung pagtulong na empowerment. Kung bibigyan sila ng pabahay na kanilang aanihin mismo silang paghihirapan nila, which is this Gawad Kalinga Village, na lahat sila ngayon nakatutok na para sa relocation. Masaya po. Ngayon lang po ako nakaganyan na bahay po. Masaya po ako. Nag-aaral po ako sa nag-interview. Kailangan ko lang po mag-sumikap. Kailangan ko po tapusin yung pag-aaral ko. Tapos, pag natapos ko po yung pag-aaral ko, bibigyan po ako ng trabaho. Maging engineer po. Gusto ko po makatayo ng mga gusali. Tapos magbibigay po ako sa may hirap po. Thank you.
When I painted this work 3 years ago, I depicted our country, our poor children, in a very sad, gloomy, very dark canvas on shades of amber, gray, and black. And yan kasi yung reality. And when I did that, I used the technique used by the old masters, which is the lights and shadows technique. I was always identifying where the light is coming from. I would always ask myself, is the light coming from the right or from the left? I did that in order to give a good volume, a clear dimension, a more realistic execution in my work. So much so that when I looked at my painting, becomes real already. Not because of the techniques I use, but because of the reality that's happening in our country. The extreme poverty and the reality that Jesus is at the side of the poor. Now it's no longer dark. It is already bright. Not just because of my paint and paintbrushes, but because of Gawad Kalinga. It was transformed to something bright. And so, we painted the Hapag ng Pag-ibig. It's a breakfast with Jesus Christ using the same models of children because they are now transferred to the Gawad Kalinga site in Amparo. Of course, donated by Mr. George Lising. And whenever I look at that new painting, the bright Hapag ng Pag-ibig, I call it, and whenever I look at Mr. Tony Meloto and the GK workers here and all of you around, I now ask myself, not where the light is coming from. I ask now, where is our own light coming from? What moves us? What inspires us? What gives us direction in spite of darkness? And I have only two answers. And that is the love of God and the love of country. Yun lang po ang mga kaibigan. That's why we still move. We still forge ahead. Kahit minsan parang imposible. Kahit si Tito Tony, as he says, whenever he sees the slums, lagi pa rin nakikita what is beyond that canvas. Pagbaba niya from the plane, nakikita niya kalawangin ang mabubong. Nakikita niya what a colorful country can take place in our nation. Kaya nga, Tito Tony, I don't know if time is still at my side, pero I wish that all my paintings, my dark paintings, will be brightened up through the help of Gawad Kalinga.